Good evening and good morning guys, kung saan man kayo ngayon sa mundo. Ayan, so, ayan. Siyempre, kami naman dalawa din sa'yo ng tao ngayon. Matching pa? Matching ulit. Ayan, so, 8:30 na ng gabi dito guys. Oh, 8:35 na ng gabi dito. So, 25 minutes na lang, or 30 minutes na lang dito na si Emma. So, anyway, ayan. So, ngayon, ang niluto ko namang pagkain namin ngayong gabi is anong sopas guys. Ayan. Sopas na ribs yung ano, hilaman, di ba? Para at least pwede mo rin siya lagyan ng kanin. Tapos may una ka pa rin, may ulam ka pa rin ano na karne, di ba? Ayan. So, ayan. Itong gawain namin ulit ng ni Zion. Bali Monday ngayon, no. Ayan, so kanina medyo busy rin kami kanina tsaka dumating kasi yung ano, nag-audit sa amin sa DOT. Ayan. So galing pang Amerika yun guys. So actually guys, yung company namin is based talaga yan sa ano, pinaka-original talaga yan sa ano, sa Amerika, sa US. Hindi ko matandaan kung saan part ng US eh. Tapos, yan, nagtayo sila dito sa Calgary tsaka sa Toronto ng warehouse. Kaya yung mga malalapit dito sa area namin, dito sa Calgary, like yung mga binibigyan na or pinapadala namin ng mga product namin is Winnipeg, Saskatchewan, Kelowna, BC, Vancouver. Hindi ko na matandaan niya ba. Basta marami guys yung ano namin na promises na pinagdadalhan pa namin ng mga product namin. Okay? So, yeah, yun. Yun nga, kanina, bali, pumunta nga yung mga nag-audit sa amin. Galing pang Amerika, dalawa silang babae. Tapos yun, inikot yung buong warehouse namin. Kasi yearly daw yun guys. Yearly ginaganap yun dito sa amin. So kahit saan, sa Toronto, ganun din. Ibaga, iniisa-isa nila. Siyempre, check na rin siyempre ng warehouse tsaka yung tao rin. Ayan. So kanina, medyo may interview ng konti. Yung ano lang, kung sino lang yung ano nila, madaanan nila, ganyan, tatanungin kung alam mo yun, yung mga basic ano lang naman, question about sa warehouse, kung ano yung gagawin, ano ba yung tamang temperature, ba maglo-load ka, yung mga ganun lang. Eh, si Kuya Arnold yung isa sa mga natanong kanina, ayun, nasagot niya naman ng okay. Tsaka, hindi naman ano yun, hindi naman ginigradan yun, no? Basta, ano lang, random lang na, alam mo, masalubong ka lang. Ayan. So, ayan nga. So, ito ang niluluto ko ngayon, no, sopas. Bali, actually, malapit na rin maluto ito, eh. Lalagay ko na rin yung gulay. Tapos, yung kanin na ko is kanina pang maga, pinainit ko na lang. Tapos, yung gulay ko, wala kasi kaming, ano, na carrots. Kaya, syempre, ito na naman, repolyo na naman. No? Masarap sana kung may carrots. So, wala eh. Hindi kami bumili ng carrots kasi na Emma eh. Ah, yun. Hindi matandaan, iniisip ko, kung sopas ba is may kamatis? Parang wala naman eh, no? Parang, hindi ko naman, oo, parang wala. Hindi ko na matandaan, guys, kasi matagal na ang huli ko pang luto ng sopas, ano pa eh. Sa Pilipinas pa. Sa Pilipinas ko pa, ano, magluto. Ayan, so medyo nagka-crave kasi ako ngayon sa sopas. Tsaka gusto rin kasi ni Zion yung ano, may sabaw nga, diba? Ayan, so, ayun, bali, ang kwento ko sa inyo ngayon, guys, actually medyo na, ano, ako, nagdadalawang isip ako. Kasi alam ko medyo malaking responsibilidad kasi yun. Pero ang maganda lang doon, if ever na matanggap ako, medyo makakatulong siya sa PR namin ni Emma. Kaya medyo iniisip ko talaga. Wait lang guys, may babasahin lang ako. Kasi meron kasi akong documents na ano. Kung ano saan nilagay ni Emma. Ah, ito. Ayan. So, yun nga. Kanina, inopen sa amin. Ano to guys eh, in-house. So, ibig sabihin, kami-kami lang yung pwede mag-apply. Walang pwede mag-apply na tagalabas. Kumbaga, yung ano lang, buong mga employee lang. Mga, yeah, katulad namin. Forklift operator.
Kasi feeling namin kasi yung team lead namin baka ipopromote, so magiging hindi ko sure baka siya yung maging supervisor na, kaya naghahanap na ngayon yung company ko ng ayan o warehouse lead. So nandito yung mga responsibilidad mo, andyan yung mga gagawin mo, ayan. Tsaka syempre guys, isa pa rin sa pinakamaganda rito, syempre mas malaki yung salary mo. Pero yun nga, medyo naguguluhan kasi ako guys, kasi syempre bago lang naman tayo. Tsaka alam niyo naman na ito yung first na work ko dito sa Canada bilang isang forklift operator. Medyo mahirap sa akin, medyo mahirap. Pero alam ko kaya ko naman. Kasi nga guys, ikaw yung magiging team lead. Ayan. Syempre responsibilidad mo lahat. Tapos yung syempre yung strategy mo sa trabaho kailangan ma-apply. Saka syempre focus ka sa trabaho. Maraming syempre yun nga, responsibilidad. Ayun nga, so yung pinaka-role kasi dito guys, syempre nakalagay dito, provides hand-off leadership on the warehouse floor by training, monitoring, and evaluating assigned personnel and activity leading the receiving, warehousing, and shipping of product in a manner consistent with company service and cost objectives. So yun, so nakalagay din dito, safety and efficiency, utilize the warehouse material, handling, equipment, yan. Trains assigned personnel, yun nga, yung syempre ikaw yung mag-a-assign lahat sa mga tao mo, kung anong machine yung hahawakan nila, kung ano yung gagawin nila. Although, sa 6 months ko syempre guys sa dito sa warehouse, alam ko marami pa akong dapat matutunan. Pero, sobrang bait lang din kasi nung team lead namin. Talagang ginaguide niya kami lahat. Tapos, yeah, yung manager din namin, ayan. So, medyo naguguluhan ako talaga, guys. Medyo nahihirapan, syempre. Tsaka, alam ko, if ever man, halimbawa, hindi ko pa naman sinasabing matatanggap ako. No? Wait nga, guys. Wait lang. Ayun, so yun, guys. Pasensya na. At naputo lang aking vlog kasi tinikman ko yung sopas ko. Ayan. So, anyway. Para sa akin kasi, guys. Ano? Wait, isa yun kasi yung kulit eh. Commercial to eh. Ganito to pag nanonood siya ng YouTube at nag-commercial, magagalit siya. Ayan. Ayan o. Oh. Nag-commercial kasi, kaya, ano, kaya siya nainis. So yun, anyway guys, actually kanina nung binanggit nga ito, after ng, ano kasi namin yun eh, after ng lunch namin, kasi nga may bisita nga kami, doon inopen ng manager namin na yun nga daw na open nga daw yung pagiging lead, team lead, ayan. So sinabi niya rin na in-house lang, so kumbaga sa amin lang kung sino yung gusto mag-apply. Syempre ano pa rin naman nila yun, evaluate pa rin naman nila yun kung talagang karapat-dapat ka, di ba? Pero syempre ako naman nung narinig ko yun, medyo okay sa akin kasi nga sabi ko sa inyo kanina yung as in makakatulong siya sa pag-apply namin ng PR dito. Kasi yung mga ganitong let's say yan, team lead nga, parang pasok siya sa mga knock A, knock B, knock C, parang ganun. So isa sa mga requirements kasi yun guys dito sa Canada para makapag-apply tayo ng PR. Pero hindi naman siya talaga yung sobrang mataas, no, pero pwede siya, makakatulong siya sa pag-PR namin ni Emma. So, let's say, maka 1 year lang ako. Halimbawa lang guys, ha, hindi ko sinasabing ako na agad yung magiging team lead. What if lang na ganun nga yung mangyari. So, malaking tulong siya sa amin. So, parang hindi ko na kailangan o hindi na namin kailangan hintayin si Emma na makahanap pa ng work na after nga nung pagka-graduate niya sa dito, sa international student niya na to, sa course niya, hindi na namin kailangan hintayin yun. So, yun yung maganda. Pero, syempre, yung pumapasok sa isip ko, syempre, medyo nakakakaba, no? Kasi,
Sabi ko nga sa inyo, baguhan pa lang naman ako sa warehouse. 6 months pa lang ako. Magsi 6 months pa lang ako actually. Ngayong 21, April 21. Alam ko marami akong dapat matutunan. Pero sabi naman kasi, may training naman daw yun. So, 2 days na may training yun. Tapos, yeah. So, isa sa mga requirements niya kasi guys, kailangan marunong ako sa computer. Kasi, i-check mo doon yung mga, kumbaga inventory, yan. ng mga products nyo, lahat. Kumbaga, tsaka yung darating na mga inbound, outbound, dapat alam na alam mo yun. So, alam ko, medyo mahirap. Alam ko talaga. Kasi, tsaka syempre, dapat, ikaw yung mauna sa papasok. Kasi, kailangan, bago dumating kami ng 7 a.m., dapat, alam mo na lahat ng gagawin mo. Alam mo na lahat kung sino yung i-assign mo. Ano yung mas priority nyo. Kung picking ba, or ganito-ganito. Diba? Maraming pwedeng mangyari. Pero based naman sa nakikita ko kasi kay Mike, yung team lead namin, yung itim nga, okay naman, feeling ko naman kaya ko. Ganito to eh, pagka nagko-commercial yung Cocomelon niya eh, bibigay niya siya iPad. So yun nga guys. Tapos ito nga, habang binabasa ko itong binigay sa akin ng manager ko nga, maraming responsibilidad talaga. Tsaka, tinan nyo guys, oh. Itong, ano dyan, yung wage na yan, 21 to 28 per hour. Ano yan eh, luma pa yan, 21. Kasi, 22 na kami, ano eh. Ang minimum namin, 22 na eh. So, pwedeng tumaas dyan yung, ano, kumbaga magre-range dyan. So, sabihin natin 22 to 29, plus piso tayo. Diba? So, siyempre, hangad din natin guys na malaki yung, ano, malaki yung kita dito. Kasi siyempre, maraming bayarin nga. Pero yun nga guys, no, hindi ko pa, ano, hindi pa ako sigurado. Kumbaga, what if lang na, let's say, matanggap nga tayo. Malaking tulong talaga sa amin. Kaya yun, mamaya kakausapin ko si Emma kung ano magiging plano namin, kung a-applyan ko ba. Pero siyempre, dapat makapag-design na agad ako. Pero wala naman kasi sinabing ano eh, kung hanggang kailan yung ano, yung pagsasubmit ng application. Basta sinabi lang kanina. Ayan. Tapos, syempre, iniisip ko rin yung mga ibang kasama ko na matatagal na sa warehouse. Alam ko na, let's say, halimbawa, makuha nga ako. Alam ko, may mamasasagasaan akong tao. Kasi syempre, sabihin nila, bago lang ako. Yun yung mga iniisip ko guys, no? Pumapasok lang sa isip ko na what if nga lang na ako yung makuha. Hindi ko sinasabing ako guys, no? Hindi ko niyayabang sa inyo. Kumbaga parang sineset ko lang yung sarili ko kung halimbawa nga nag-apply ako tapos matanggap tayo. Kasi based naman sa performance ko kasi guys, pagdating sa trabaho talaga sa warehouse, talagang ano ako, nagtatrabaho talaga ako ng maayos. Kaya nga nung dati may vlog nga ako, di ba? Ay, yung mga subscribers ko dyan, talagang nanonood ng mga vlog namin. Last year yun eh. Yung pinauwi ako ng maaga kasi nga sabi nila na parang okay daw yung performance ko. Nagulat sila kung bakit, kung talaga daw bang hindi ako nagtatrabaho sa warehouse kasi nga parang natuwa sila sa ginagawa ko, na-appreciate nila yung trabaho na ginagawa ko. Kasi makikita naman nila kasi doon yung performance mo kasi computerized kami guys lahat eh. Kumbaga may hawak kaming gun, lahat ng mga activities mo, lahat ng mga pick mo kasi yun yung line ko dati eh, order picker eh. Ako yung mga nagpipick ng mga orders. Isa ako sa mga nagpipick ng orders. Kumbaga hindi naman sa pagyayabang guys, ako yung parang pinakamataas na ano na nagpipick that time. So nagulat sila kaya parang sabi sa akin, nausap ako ni Mike tsaka ni ano nga ni Austin na parang sige, parang reward namin sa iyo. Ayun, uwi ka na ng maaga, bayad yung oras ko. So yun, nakakatuwa. So, yeah, kasi nga ako talaga guys, pagdating sa trabaho, masipag ako pagdating sa trabaho talaga guys. Hanggat maaari ayoko na may sinasayang na oras. Tsaka tuloy-tuloy ako guys, pag nagtatrabaho. Minsan, hindi mo naman maiwasan, syempre, alam mo, may kausap ka, I mean, may makakasalubong kang kasama mo, kwentuhan lang konti, mga isang minuto, dalawang minuto, ganun lang, tapos trabaho ulit. Tuloy-tuloy yun. Yeah, yung mga ano,
Kaya feeling ko na kakayanin ko naman. Lahat naman tayo guys, di ba, nagsisimula sa umpisa. Lahat tayo nagsisimula sa wala pang alam. Pero once na nandun na tayo, saka lang natin siya mapag-aaralan ng paunti-unti. So ganun din yung iniisip ko ngayon. Alam ko naman, halimbawa, kung matanggap man na tayo, alam ko naman na matututunan ko yung ano, yung talagang pagiging lead. Pero syempre sa una, medyo sabog pa tayo niyan kasi hindi pa natin alam yung mga pasigot-sigot eh. So yun, kaya mamaya hintayin ko lang si Emma. Pauwi na rin yun guys, mga 5 minutes na lang pauwi na rin dito eh. Kasi magna-9 na rin eh. So maglalakad yun, 5 minutes. Yeah guys, mamaya na lang ulit. So hintayin ko si Emma kung ano yung mapag-uusapan namin. Alright? So yun guys, nandito na si Emma. Ayan, hingiin natin yung kanyang opinion about dito sa ano nga na to, balita na to. Anong balita? Ayun, inopen na kasi kanina ni Austin yung about okay. Sa team lead. Oh, good. Pero sabi niya, in-house, kumbaga kami-kami lang yung pwede mag-apply. Tapos? Pag at least, pinag-adcast niya sa lahat. Kung okay. Sino willing mag kung sino gusto mag-apply bilang team lead, apply mag-ingam. Lang okay. Ano. Okay agad? Ba't ako hindi? Pero makakatulong ba siya sa atin? Di ba opportunity yan? Pero makakatulong siya sa atin sa PR? Makakatulong sa atin sa buhay. Sa PR, yeah, PR. Kailangan muna natin i-check kung nagka-qualify yan as supervisor. Ganun kasi yung mga supervisor level tsaka yung certain positions na yung for CEC o Canadian Experience. Pero okay lang yun. We have 3 years ng PGWP. Mm. So hindi tayo nagmamadali. Yeah, so nabanggit ko kasi kanina na pwede makatulong sa PR natin. Pwede. No? Kapag ano, yung functions mo tsaka responsibilities, ano na siya, makikita natin sa NOC o sa tier na equivalent na sa supervisor. Hmm. So, i-assess natin yun. Yeah. So, yun guys, research pa rin daw ni Emma about doon nga. Pero, syempre, yun nga, naguguluhan pa rin ako kasi... Bakit? Hindi, syempre, ayoko rin yung may nasasagasaan din, syempre. Siyempre, alam ko meron, baka mali mo, may mas deserve pa kaysa sa akin. Kung inopen naman sa lahat, di okay lang. Sila naman yung mamimili, hindi naman ikaw. Yun nga, sa bagay. May point so, naman. So, kung sa standards nila, hindi ka nakapasa, di okay lang. Iba mapipili. Pero kung sa standards nila, qualified ka na para sa ganyang role, edi, congrats. Yun. Sa bagay. Tama naman. Pero yun nga lang guys talaga, siyempre, iniisip ko yung mga kasama ko din. Kaya medyo nagdadalawang isip pa rin. Wala ka namang ginawang masama. In-offer yan sa lahat. Ayun na nga. Yun. Congrats! Let's eat! Congrats. Kain na tayo. Okay, so yun guys, mamaya ulit. Pag-usapan pa rin muna namin ni Emma ng malalim. Congrats pa. Ano ka naman? Paramen ka naman? Wala pa nga. Di pa nga eh. Okay, so yeah guys, kain muna kami ng sopas. At yun ang niluto ko eh. Okay, tsaka yan, sana magustuhan ni Sion. Okay, mamaya ulit guys. Katatapos lang namin guys kumain ni Emma. And yeah, so nag-usap kami. And syempre sa kanya, gusto niya i-go ko raw. Kasi kumbaga, sayang din naman yung chance. What if lang naman, malay mo naman na ano, diba? Matanggap, kung hindi naman, okay lang. At least nag-try. Yeah, medyo ano pa rin talaga sa isip ko guys. Magulo pa rin. Pero syempre, kakayanin kapag natanggap. Kung hindi naman, okay lang. At least nag-try. So, ayan. Ayan, si Sion. Meron kaming video kay Sion. Pakita ko sa inyo, guys. Ha? Ang kulit lang. Pero ano to, joke lang to, guys. No? Yung video ni Sion. Pakita ko sa inyo. Lalayas ka? O sige. Lumayas ka. Sige. Hindi ka na namin kailangan dito kung yan talaga yung plano mo sa buhay mo. Lumayas ka. Wala, hindi mapigilan. Sige na. Go. Sige, lumayas ka. Lumayas ka, Sion. Sige. Sige, hindi ka namin kailangan. Malis na. Ayun guys, 'di ba? Ano lang 'yung katuwaan lang kasi nakita ko siya, may hawak na bag. Tapos papunta siya sa labas kaya sabi ko sige, video ko kunwari pinapalayas. Talagang ano rin eh, may sariling isip na rin eh. Alam niya na rin eh, intindihan niya na rin, sabi lang nilayas, labas din siya eh. Ayun. Okay, so ayun guys, ano lang 'yun nga, kwento ko lang sa inyo 'yung ano nangyari sa amin kanina sa trabaho. And yeah, sayang din naman no kung makuha natin, kung hindi naman okay lang, 'di ba? Siguro may mas deserve pa pag hindi tayo nakuha.
Okay, so yun guys, hindi ko na patatagal itong video na to. And may pasok pa ako bukas. So bagay, maaga pa lang naman. Mag-alas 10 pa lang naman dito ng gabi. And ang pasok ko bukas ay 8. Mas ba ako bukas, baby? 8:30, no? Oo, 8:30. 8:30 pasok ko bukas. 8:30 to... hindi, 8 ako. 8 to 4:30 ako. O yun pala, mali. Lalito na ako guys. So ang pasok ko pala bukas guys is 8 a.m. to 4:30. Ayan, so medyo nalito na ako. Pag Saturday pala ako yung 10:30. Yung may, yun. Okay, so yun guys, hanggang dito na lang. And I hope na nag-enjoy ka sa panunod ng vlog ko. And sana guys, sana matanggap tayo dito sa applyan natin na team lead. Alright, so hanggang dito na lang guys. See you on the next one. Peace, yo!